Good morning everyone. Ito na naman tayo. So today's video magtatanggal tayo ng spacer ng manubela natin. Ito. So yun guys, kung bago lang kayo sa channel natin, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button, like button, notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayong videos na parating. So bago natin simulan, shoutout muna kay Pops Ray XRS yung nag-request ng video na to na paano magtanggal daw nito. So napakadali lang ho nito tanggalin. Dito tayo. Madali lang ho yan tanggalin itong spacer na to para daw bumaba lang yung manubela niya. So yun guys, babaklasin nyo lang tong tornilyo niya, kabilaan. 12mm na wrench lang gagamitin natin yan. So bago natin yan baklasin, ito muna, itong ano na to. Yan, itong parang wire na to, pero spring siya kasi bumabalik siya. Yan, tatanggalin lang natin yan. Ito yung tanggalan niya dito. Yan, yun yung tanggalan niya. So kaya ho ng kuko yan, masyado ho yung malambot. So yan guys, pag tatanggalin nyo to, susungkitin nyo lang siya. Malambot lang ho ito guys. Medyo malaki lang yung gamit ko. Tinatamad lang kumuha ng ibang gamit sa loob. Susungkitin nyo lang yan, tapos maangat na yan. Yan, kaya na ng kuko. Yan, maangat na yan. Tapos angat nyo lang siya. Kung ito lang ho yung tatanggalin nyo, spacer, huwag nyo na ho itong baklasin. Kasi mas marami pang trabaho pag binaklas nyo to. So, yan lang yan. Tapos ito naman ngayon yung... So, natanggal na natin siya. Ito naman ngayon yung... Yung bolt sa 12mm na wrench ang gagamitin natin dyan. Ah, baliktad. So niluluwagan lang ho ito. Yan. Tanggal na natin siya. Yun, natanggal na natin siya guys. So umaalog na siya pagka natanggal na yun, kasi yun yung nagpapasikip sa kanya, yung kumakapit. So angat lang natin siya. Ito naman, medyo maluwag naman yung tali dito, yung zip tie, kaya pwede natin mahugot tong natin wiring. So angat lang natin to. Yan, natanggal na natin siya. So tatanggalin lang natin to. Yan, ito lang yung spacer niya. Sa nag-request ng video na to, ito yung pagkakaintindi ko sa nirequest mo na spacer. Kung hindi yan yung nirequest mong spacer, paliwanag mo lang ulit sa akin. So yan, tapos babalik na natin to. Yan, umaalog din siya. So kailangan ulit natin siyang sikipan. Balik ulit natin yung bolts. Ngayon, babalik na lang natin yung bolts na kinuha natin kanina. So, by the way guys, pwede rin itong taasan na yung ito, pwede rin yun siyang paratingin dito kanina sa lock natin. Mas yan, mas safety yun, pero yung syempre, hindi na lowered yung motor mo nun, tataas na yun. So, maganda yun sa may mga hams-hams, hindi madaling tamaan yung makina mo. So yan, lock lang natin siya ulit. Sa paglalock nito guys, dapat siguraduhin nyo na lock na lock talaga siya para iwas disgrasya. Yan, so ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. So yan, tatanggalin ko muna yung yayamanin bolts ko. Same process lang din ho.
So yung guys dito sa kabila niya, yung sa kanang manabela natin, kailangan ko natin itong hugutin para humayangat natin yung manabela dun sa port sa tinidol. So nakaipit ko kasi yan dito pagka hindi pa siya nagagalaw. And ito ho yan. At tatanggalin lang natin yung screw niya dito. Itong maliit na screw na to, tatanggalin lang natin yan. Luluwagan lang natin siya para may angat natin siya. Tapos tatanggalin natin yung spacer sa taas, tapos babalik natin yung manubela, tapos babalik ulit natin siya dito kasi kapos yung ano niya, yung height niya, hindi natin siya pwedeng mahila dun. So ang gagamitin na pagtanggal dyan, 8mm na wrench yan, tatanggalin lang natin siya. So yun guys, natanggal na natin siya, pero andyan pa rin yung screw, tinanggal natin siya dun sa pagkaka-roscast niya. Ay, angat na natin dun sa taas. So yan, tinanggal na natin yung cellphone holder ko. Masyadong nakakasagabal, tsaka hindi ko naman nagagamit yung kasi ang pangit nun. 30 lang yung takbo mo, na lalaglag na yung cellphone mo. So nakabasag na ako ng cellphone dyan. So yan, ibalik lang natin yung ano niya, screws. Saan na yun? Tapos ngayon, ibabalik na natin yung mga lock niya. So ito ho guys, ang purpose ho nito, kung sakaling yung screws nyo, ay yung nuts nyo dito, lumuwag siya. Tapos biglang umangat yung manubela nyo, hindi ho siya matatanggal dun sa tinidor natin kasi meron siya na ito na naglalock dun. Nakaharang dun para hindi siya ma-separate sa ano, sa tinidor. So wag na wag nyo itong kakalimutang ano, ibalik. Then ayusin na lang natin yung mga wiring niya para maganda tignan. So yun guys, ito na siya, natanggal na natin yung spacer niya. Yan na, nabalik na natin lahat. Ganyan na yung itsura niya, masyado na mababa yung manubela. So nakikita lang natin na nakaangat dun sa head niya yung lagayan natin ng camera at itong charger. Pero ang ganda niya guys, di lang ganun kaganda sa camera, pero pag tinignan mo siya, maganda siya sa personal. Hindi lang nagmamatch yung ano, side mirror na nilagay ko. Yun. At ito yung mga spacer natin. So magaan lang ho itong spacer natin dito sa RSFI. Hindi ho katulad ng RS carb na mabigat. Mas mabigat yung sa RS carb, tsaka hindi basta-basta nagaganyan yun. May iba pa dun na ano. May iba pang problema dun. So yun lang. So yun lang mga paps, kung may iba pa kayong mga gustong ipagawa, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa comment section below. Pero yung mga ano lang naman, yung mga hindi masyadong magastos kasi wala talaga tayong budget para dyan. Tsaka quarantine ngayon, hindi tayo makabili. Hindi nga tayo makabili ng lights.
So, yun lang. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa atin. And thank you everyone.